Aprobado na po, inaprobahan na po ng mataas na kapulungan o ng Senado. Apay, may ginawa rin palang Senado, no? Other than itago si Trillanes. Aprobado na itong 1.16 billion pesos supplemental budget para sa mga dengbaksya victim. Mm-hmm. Yung mga natarakan daw ng dengbaksya, makinig, mga magulang, mga kamag-anak, yung mga, lalo na yung mga magulang ng mga bata, kapag yung anak ninyo natarakan itong dengbaksya at magkasakit, no problem. Mukhang sasagutin itong 1. Something billion na budget. Ito yung refund ng Sanofi Pasteur. Ha? Ito yung refund sa gobyerno. Hmm. 18 senador ang bumoto para ilusot itong panukalang batas na sinabi ng Pangulo, bilisan. Para ito yung pantustos ng mga magulang. Para wala nang ang gagastusin. Dapat lang! Hindi naman kasalanan ng magulang na ipa-injection niya yung anak niya. Pinilit yung anak niya dahil pumunta sa eskwelahan, in-injection na yung anak niya ng dengbaksya. Oh, ngayon, bakit magbabayad yung magulang? O dapat na magbayad ito yung gobyerno. O kaya nga po, ang ginawa po nitong mga mambabatas natin ay inaprubahan yan para sagutin ng gobyerno ang pagpapagamot ng mga nabiktima nitong dengbaksya. Hmm. Kasi nga, deadly raw itong dengbaksya na ito. Diyos ko po naman. Ay pag hindi ka kagad naagapan, na tepok, marami nang namamatay kaya dyan. Ito yung iniimbestigahan nga po ng Public Attorney's Office. Ay, linawin lang natin ano ba mga sino-sino ba ang pwede at ano ba ang mga kailanganin para maging beneficiaryo. Ibig sabihin ko, ikaw na natarakan ng dengbaksya, ikaw ba ay pwede rito? Nasa linya ng telepono si Undersecretary Enrique Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Magandang umaga, Yusek Domingo, sir. Ay, magandang umaga, Ka Erwin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dako, sir. Salamat ha, for picking up our call. Ito lang po, medyo mukhang maganda yata ang mga pangyayari other than kay Senator Trillanes. Ito po lang isang istorya doon sa Senado. Aprobado na raw yung 1.2 billion pesos na budget ng Senado, supplemental budget for dengbaksya recipients. So, ibig sabihin nito, sir, yung mga na-injection na ng dengbaksya, pag nagpagamot, makakakuha dito sa 1.2 billion na ito. Opo, una po itong naipasa na sa Kongreso no, nung isang buwan. Alright. At yung version naman po ng Senado naipasa po nung isang araw no, kahapon. Okay. So medyo ayusin na lang po sa bicameral conference. Pero talaga po ang intention dito, ito po yung 1.16 billion na na-refund natin. Alright. Sa ano, noon po sinoli natin yung mga hindi nagamit na bakuna. Correct. Opo, ngayon, sir, ito po, para sa mga pasyente po talaga, para pag nagkasakit sila, matutustusan po natin yung kanilang pangangailangan. So, kapag biktima ka ng natarakan ka ng dengbaksya, bata man o matanda, pwede ka rito, sir? Pasok ka rito? Pwede kang pondo na ito magbabayad ng pa-ospital mo? Opo, yung pong version na napas natin sa Kongreso, talaga pong para sa kanila ito. Basta po na bakunahan siya ng dengbaksya, kahit ano po ang sakit, inpatient, tsaka outpatient, maaari pong i-charge dito. Yung sa Senado po, medyo mas general po yata, pero yun nga po, kailangan pang ayusin na lang ano para po sa final version. Ano po ang mga requirements para maka-avail nito? Anong gagawin mo? Sasabihin mo na ikaw natarakan ng dengbaksya. Ano po mga ebidensya mo? Dadala ka ba ng ebidensya, doktor? Katulad po ngayon, kailangan lamang nila pag pupunta po sila sa mga fast lane natin ng dengbaksya sa ospital ngayon, kailangan lang po lang naman nila yung ID na ID. Sila po ay recipient ng dengbaksya vaccine. At wala naman pong ibang extra po na na requirement. Bakit po? Noong mga bata na nabigyan nito, may ID po bang binigay sa kanila? Opo, meron pong ID nung una silang naturukan at ito pong recently lahat yung mga Department of Health po nagbibigay din ng bago pang ID. Alright. Para lang po to make sure na yung identification po nung ating mga bata. Paano yung may kumpare po ako tsaka kumare, dalawang anak niya privately pinabakunahan nila sa isang doktor. Paano ito? Are they also covered? Pinabakunahan nila ng they paid, binayaran nila yung doktor. Opo. Maaari din po silang ipalista nung doktor nila sa City Health Office. Ayun. Or sa Municipal Health Office para po mabigyan din lang sila po ng identification card na sila po ay vaccine.
Ayun. Alright. So, kailan ho ba ito kung, kasi may mga sinusugod na pailan-ilan ngayon sa mga ospital. Hindi pa ba epektibo ito? Hindi pa yata napipirmahan ng Pangulo ito para gumana na ito, no? Opo. So, mag-ano pa naman, magpa-final version pa bago managdaan. Okay. Pero, habang wala pa naman po yung pondo na yan, meron naman po tayong medical assistance program na ginagamit po natin ngayon. So, maaari pa rin naman po. Okay. Kaya lang, syempre po, kailangan natin itong mas malaking pondo for later use. Alright. Nako, Dr. Yusek Enrique Domingo, DOH spokesperson. Sir, maraming salamat ha for your time with us. Ay, nako, have a nice weekend. Po, basta po libre, pwede. Have a nice weekend salamat. Po. Magandang umaga po. Si Yusek Enrique Domingo Bayan, oras po natin sa buong...